Diretso na lang muna tayo sa may Pag-ibig Branch sa Caloocan. Mami Chris at saka si Tete Justin ay mga certified MP2 savers na. O, di ba? Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Nood na comment down below. We share and like this video. Last time sa vlog, na i-share ko sa inyo na nagpunta tayo sa Robinson's Mall kasi meron pong Pag-ibig na window doon na kung saan si Mommy Chris kailangan niyang i-update yung kanyang information kasi yung information ko pala doon ay nung dalaga pa ako tapos kailangan kong i-change yung aking marital status. And by the way, ito pala yung bag ko na puno-puno ng mga documents na dala-dala ni Mommy Chris doon. And nalaman namin na yung aking maiden name doon sa isang kumpanyang pinanggalingan ko at saka yung aking maiden name nung ako ay nagtatrabaho na bilang guro ay magkaiba. Kasi po, naka-spell out yung middle name ko doon sa aking previous employer. Tapos dito sa school, naka-initial lang yung aking middle name. So, kailangan ko daw mag-produce na isang certification na napakaliwanag, hindi nyo masyado makita. Sample lang naman ito. Na magpapatunay na yung aking maiden name na naka-spell out at saka yung aking maiden name na merong initial lang as the middle name ay iisang tao lang. At dahil doon, I was instructed na pumunta daw ako sa DepEd. So, ayun na nga. Nagpunta na nga tayo sa may DepEd. And ito yung DepEd na halos katabi lang ng SM Mall. Tatawid ka lang, nandun ka na. And this brings back so many memories. Oh my gosh! Naalala ko nung huling punta ko dito. Ang saya-saya ko kasi magre-resign na siya. So, what time na yon. Pagkatapos, I brought yung mga documents na kailangan at nagpunta ako sa my legal unit. Yun pala, pang mga estudyante lang pala ito. So, hindi pala ako dito dahil mapunta. Nun sa RPSU office na katabi lang ng legal unit. Doon ako pinapunta para makuha ko yung certification na kailangan ko. Kasi sabi sa akin ni Pag-ibig, doon daw ako sa DepEd pumunta. Pero ang instruction sa akin ng DepEd, kinakailangan ko daw pumunta doon sa may division namin. Pero I have a feeling na hindi ako makakakuha ng certification sa division. Mas makakakuha ko pag dumiretso ako doon sa school na pinanggalingan ko. Kaya, eto si Mami Kush nyo ngayon. Nakabihis ako kasi pumunta tayo na Tinijeros. Ah, balikan natin yung high school na kung saan nagturo ako bilang public school teacher at haharapin ko yung mga boss ko at saka mga colleagues ko na matagal ko na pong hindi nakita. Natatakot si Mami Kush ninyo. Ewan ko kung nandun sila. Pero kung nandun sila, mag-hi naman ako at mag-apologize ako for being one of the worst employees. Ah, tapos pupunta tayo sa accounting. Sana maging mabait sa akin yung mga tao sa accounting. Pagbigyan nila yung certification na kailangan ko. Nandito kami sa Robinsons ngayon kasi kukunin namin yung MID number ko ng Pag-ibig. Kasi last time na nagpunta tayo, anong binigay sa'yo, love? Sa'yo lang? Yung sa akin lang. Ko lang yung binigay ni ate. Oo. So, hindi tayo makapag-online na MP2 registration. Enrollment pala, hindi pala registration. Enrollment. Okay, sige. Kasama pala natin si Liam kasi walang magbe-babysit ngayon. Kaya dala-dala ang bata. Para sure, nag-message muna ako doon sa kakilala ko sa taga-accounting nung high school na pinagturuan ko dati. Since tayo ay nakikisuyo lang, we need to be patient kasi medyo busy yung araw na iyon para sa kanila kaya maghihintay na lang muna tayo ng update. At dahil nakabihis naman na tayo, sabi ko, diretso na lang muna tayo sa may Pag-ibig Branch sa Caloocan para makapag-enroll na sa MP2. Some do the enrollment online kasi they have all the information they need. Pero ako kasi, last contribution ko, 2017 pa, ang tagal na. So, ayan, need i-reactivate ng account ko, ng contributions ko, and need din magpalit ng status from employed to voluntary. At yung certification na kailangan ko ay para makonsolidate yung mga dating hulog under my maiden name papunta sa aking married name. So, yun, pwedeng to follow na lang. Pag nagpunta kayo doon, unahin nyo nang pumunta sa information, bibigyan nila kayo ng mga forms na kailangan nyong fill outan, tapos magdala kayo ng sarili nyong ballpen para hindi kayo tumagal sa pila, lalo pag nagsusulat ng contact tracing, tapos hingin na kayo ng number sa guard. Ito yung mga forms na need nyo fill outan and need nyo rin na photocopy ng dalawang ID at pipirma kayo ng 3 times doon sa photocopy. Kung kailangan ng marriage certificate, magpa-photocopy na rin kayo noon kung magpapa-change status po kayo.
Tapos tip ko lang, kapag mga nasa ganitong offices kayo, huwag kayong laging nag-aantay lang. Mga after 2-3 minutes, follow up kayo, mangulit kayo kasi baka nakalimutan na kayo nung umaasikasa sa inyo. So we have successfully enrolled ourselves, ako at si Daddy Justin, sa MP2 Savings ni Pag-ibig. We're so happy! Yun ang mga ganap today. Uwi na muna tayo kasi gutom na ako. Thank you.
Hinaram ko muna yung office space ni Daddy Justin kasi mamaya-maya ko na magshoot ako ng budgeting video kaya meron tayong cash box dito. But first, okay, gusto ko muna ipakita sa inyo yung proof na si Mommy Chris at si Daddy Justin ay mga certified MP2 savers na. O, diba? 2 years in the making din ito, nakakaloka. Long overdue na namin itong magawa kasi matagal na talaga. Sayang yung mga panahong lumipas, no? Kung ginawa namin ito, nakangalahati na kami. Pero kasi sobrang dami ng mga deadlines ni Mami Chris ninyo na mga kailangan natin habulin na kapag natatapos yung isang bulk ng trabaho, akala ko may oras na ako na gawin yung mga gusto kong biglang nangyayari. Ayan, maraming mga ganaps na pumipigil. Pero sabi ko nga kay Daddy Justin, buti na lang very supportive. Very supportive yung aking asawa kasi talagang ninag ko na si Daddy Justin. Sabi ko, Dad, hindi na to pwede ipagpabukas. Ngayon na natin to gawin, tapusin na natin to ngayong Linggo kasi uurong lang ng uurong yung oras, mauubusan lang tayo ng panahon na sana nag-mature na siya. So might as well do it now, upago na tayo, mahasa na tayo ngayon. And here we are! So, sobrang proud si Mami Chris kasi it's a big achievement para sa aming mag-asawa. Di ba nga na-chika ko sa inyo sa previous vlog? Dahil nga doon sa mga ganaps na nag-trending si BDO, parang yun talaga yung naging wake-up call ko na i-diversify ko na huwag ko na lahat ipunin sa isang lugar lang yung pera namin mag-asawa. Kaya maliban sa pagbubukas sa isa pang account sa Security Bank, naisip din namin na ito na, dito na natin dalhin yung ibang ipon natin para magkaroon tayo ng passive income. And para sa opinion ko lang ha, this is a good investment kasi syempre si Pag-ibig owned by the government, run by the government. So feeling ko naman, hindi naman siguro sana tayo malulugi dito unless maging kagaya sa bilang. Pero wag naman sana, yun ang dasal ko, sana naman po. Sana po yung ilalagay namin pera dito ay mahawakan nila with integrity and honesty. So kami mag-asawa, ang nilagay namin dito ay 10,000 each lang muna. Actually, ang balak talaga namin ilagay dito is 1 million each. Yun nga lang, ang napakahabang proseso na maglagay ng malaking halaga. It's either kukuha ka ng manager's check sa banko or kapag personal check naman yung gagamitin mo, kailangan mo ng bank statement as proof. Sinabi ko na lang dun sa Pag-ibig employee na sige po, 10,000 na lang po muna. Tapos online na lang kami magdadagdag hanggang sa mabuno natin kung magkano yung gusto natin ilagay dito. Which is 1 million nga sa kaso namin mag-asawa. Tapos pinili namin yung 5-year payout over annual payout. Kasi nung una, iniisip namin ni Daddy Justin kasi nga medyo ano pa ako dito eh. Kasi si Mami Christian talaga very conservative pagdating sa pera. Mahirap ko siya bitawan at saka hanggat makukuha ko na kagad yung tinubo o yung kinita, kukunin ko na, ganon. So nag-usap kami ni Daddy Justin na parang ano mas okay, 5 years or yung annual? Parang we're gearing towards the annual payout. Pero nung nagtanong ako, sinabi ng Pag-ibig employee na between the annual at saka yung 5-year payout, mas maganda at mas malaki yung pwedeng kitain kapag 5-year payout. Kasi kapag annual pala, oo, kumita yung ano, yung inipon mo doon. Pero hindi parang hindi siya maki-carry over doon sa principal. Hindi siya madadagdag doon sa pinaka-naipon mo na pwede rin kumita sa susunod na taon. Unlike kapag 5 years yung payout na pinili mo, ay kung ano yung kinita niya nung isang taon, ayun, maki-carry over siya doon sa principal. Tapos mas malaki yung pwede mong kitain after 5 years. So sabi naman namin ni Daddy Justin, since tenga lang naman talaga, talagang hindi namin napapansin na may ganun kaming pera sa bangko. So parang hindi namin siya ramdam talaga kasi nasa bangko lang siya. Natutulog lang siya doon kasi para sa amin naman talaga ang bangko. Talagang safe wallet lang namin yan. Lalagyan lang talaga. So might as well, tanggalin natin sa bangko, ilagay natin dito ang natutulog na pera para kumita siya. So hindi namin siya ramdam pero lumalago siya. Pero ito mga kananaya, hindi nyo po kailangan na mag-ipon muna ng malaking halaga kagaya ng ginawa namin bago kayo mag-enroll sa MP2 Savings ni Pag-ibig. Basta maglaan lang po kayo ng halaga na hindi nyo nararamdaman, yung hindi naman kayo kapos na kapos, yung okay lang na nabubuhay pa rin kayo na maayos, na maganda, ng healthy. Tapos yung amount na yun yung ilagay nyo dito, tapos pabayaan nyo lang siya ng 5 taon. Tapos after 5 years, tadaan, kikita na siya. O diba, ang saya! So that's it mga kananay, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung may questions pa po kayo at gusto nyo gawan ito ng part 2, ay magtanong lang po kayo doon sa comment section sa baba. Tapos marami po ako ilalagay ng mga links doon sa description box ng mga pinanood ko ng mga videos na nakatulong sa aming mag-asawa na magdesisyon na mag-enroll na sa MP2 Savings. So, yun lamang po. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye!